Magandang hapon guys, meron naman tayong gagawing automatic washing machine. Ang problema nito, stuck yung tubig, ayaw niya mag-dryer. So, alaga guys, tingnan nyo dito. Stuck yung tubig, so itry muna natin i-on para makita nyo. Tapos, pero yung wash, okay naman siya yan. Tapos, yung spin. Ito yung spin dryer. Yan, ano natin, dryer. Para lumabas yung tubig. Pero ayaw niyang lumabas. Yan, tara. Okay, let's go. Papansin nyo, wala siyang tubig. Wala siyang lumalabas ng tubig. So, kung ganitong kaso na may experience nyo sa washing nyo, pag yan, hindi matanggal yung tubig. So, ito lang yung unang-una yung step, guys, na gagawin para ma-release lang yung tubig. Tatanggalin natin yung cover, tapos manumanuhin natin yung tubig dito sa likod para matanggal yung tubig guys sa loob. So ito guys yung drain motor niya, ito drain motor, ito yung drain plug. Ito yung naghihila. Ito yung pag humila to, ito hihilain niya to para lumabas yung tubig. So ito guys, hihilain ko to, manumanuin natin para lumabas dito. Pagka puwanan mo rin yan. Dito guys, ito. Ayan. Ito madali lang naman to guys. Yan. Yan. And guys, makikita nyo. Kita yung tubig mo ba pa na. And guys, tatanggalin natin muna ng tubig kasi hindi nyo to kasi mapapahiga gawa nung may tubig. Pagpapahigain nyo to, papalitan nyo ng drain motor, aapo yung tubig dyan. So kailangan nyo muna i-drain. Yan. Tapos, ito guys, ito papalitan natin to, itong pinaka-drain motor niya. Kasi hindi na to gumagana. Papansinin nyo, ito yung saksakwa. Titingnan nyo kung hihila to. Wala na kami yan. So yun guys, naka-start na yan. Naka-start na, tingnan natin kung may reaction tong drain motor niya. So yan, hindi siya gumagalaw. So yan talaga yung ano papalitan natin. Para gumana na yung dryer tsaka yung drain niya. Pupunutin muna natin.
hindi mo ilaw para maliwanag. Ito guys, palitan natin ng ano, ng drain motor. Di tanggalin na natin. Kasi mamaya pagka ano, pagka hindi diretso install na. Magaling magaling na kasi. Yung washing na to guys, ano to, Sharp. Bayin nyo lang to guys, ito. Ito yung wire na to. Ito yung papunta sa drain motor. So ito lang yung tatanggalin natin. Kalasin nyo lang to. Yan. Ito yung wire na to, dalawa. Ito. So, ito. Itong brown. Itong gray, tsaka brown yan. Meron pa tayong pangyato doon ah. Sharap ko, sitip eh. Kabul mo ako. Ayan, so tanggal na guys. Papahigain na natin to.
check muna natin to guys kung buo ba tong drain motor na to, or mamaya tinanggal ko lang to tapos board pala yung problema. Pero itatry natin to isaksak kasi 220 naman to guys, pwede mo to i-direkta sa saksakan. So ingat lang kayo guys kasi ano to, open wire. So yan, wala talaga. Sirang talaga yung ano niya, drain motor. Yan. So mayroon ako dito guys na pampalit. Ito, pakita ko rin sa inyo ito. Isaksak natin kung talagang buo ba yan. Yan, ganyan lang. Ano nyo lang yung kamay nyo, ilayo lang sana kasi open wire to. Pero para make sure kayo guys na ano, na sure yung hindi ka may na kayo makuryente, mag-gloves kayo pwede naman. Basta importante dito magkadikit yung ano kasi titesting mo lang naman saglit lang. Tapos magkabilang saksakan yung paglagay mo dito at saka dito para malayo sa liwa. Ano. Test natin. Ayan eh. Yan naman yung drain motor. Ito yung drain motor. Yan guys, yan. Malaman natin ang buo yung drain motor, yan. So ito ipapalit natin doon. Galing din to guys sa ano, sa sharp din. Ganito rin 'yan. Pero ito, tatry ko pong buksan kung magagawa ko pa to. Itatry ko tong ano. I-recover, baka na-stack up lang sa loob, baka napasukan ng tubig o ano. Try ko siyang buksan. Pagkabit naman ito ng drain motor, sa mga baguhan lang po, excuse lang po sa mga professional na gumagawa ang sa akin na tinuturo ko lang sa mga nagdi-DIY dyan sa bahay na hindi sila makapagpagawa kasi walang budget, so need nila na mag-DIY sila lang magpalit, so kaya nyo naman to. So ang pagkabit naman ito guys dito, ito, itong dulo na to, yan yung may butas yan, kita ba yan, yan ipasok nyo yan dulo sa dulo yan, ito nyo yan, ganyan lang. Yan, tapos pag napasok na, hanapin nyo yung ito, torniluhan, dalawa yan. Yan, tapat nyo lang yan yung ano butas dyan. Yan, ganun lang kasimple guys. Yan. So, teka lang. Tutok natin dito. Sa ibang washing naman, iba yung design, di ganito. Ito yung pinakamadali palitan na ano na drain motor kasi naka-open lang. Yung ibang washing andun sa ilalim nakasuksok kaya medyo mahirap tanggalin, lalo na yung LG. Mahirap yung gawin. Kita mo. Yan, dalawang tornilyo lang to guys. Lalagay nyo yan. Yan. Ganun lang guys kadali. Tapos, yung pinagpalitan nyo, huwag nyo to itapon kasi minsan ito napuputol yan eh. Walang nabibiling spare nyan. Kaya pag naputol to, pwede nyo tong gagamitin pa uli. Buksan nyo lang to dito, tapos to, kukunin nyo lang to dandahan. So, yun. So, okay na tayo guys. Okay na ano na. Nalagay nyo na. Tapos, tornilyuhan nyo na.
Proceed na tayo doon sa likod kasi ano natin yung wirings. Ito guys, baka bago kayo pala magtanggal nito, pipicturan nyo muna kasi mamaya sa mga hindi kabisado baka iba yung malagay magkapalit, pero wala naman problema kung saan nyo ito ilagay. Color coding lang naman yan. Ito lang sya, yan. Tapos ito naman yung brown. Ano yung pakulay? Para siya. Then, balik na lang ito. No. Yes, sir. Then. Tapos, titesting muna natin ito guys. Bago natin i-fix ito, titesting muna natin. Para sigurado tayo. Guys, yan, umihila na siya. Yan. So, hintayin na lang natin guys, umikot yung pinaka-dryer niya. Ayun na guys, umikot na. Nyo na umiikot na yung dryer. So yun guys, okay na guys. Ang tatak ko lang ng washing na to is sharp 7.0. So 7 kilos siya. So pares lang naman to sa ano, sa 7, 8, 6. So maraming salamat guys. Sana huwag kayong manawa sa pagtangkilik sa ating channel. Kung gusto pong magpa-shout out dyan guys, comment kayo below. Then sa next video natin, i-shout out ko kayo. Okay? So maraming salamat guys. God bless you all. Bye-bye.